Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, isa na naman pong magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa ating tipanan, ang ating paboritong lugar, ang bubong ng aming kubo. Ayan, napapansin niyo po ba? Humahangin, umiip ang hangin, kahit medyo mainit, pero okay lang sa pakiramdam kasi meron namang hangin na nararamdaman ko. At may umaga nga po ay isa na namang biyaya at pagpapala mula sa ating Diyos, dahil sa bawat umaga ay ginigising tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi pa po tayo pumanaw kagabi. Yung mga panahon na tulog tayo ay hindi pa binawi ng Diyos ang hiram nating buhay, kasi meron pa po siyang misyon sa mga buhay natin, na meron pa po tayong gagawin sa araw na ito. No? Sa bawat araw ay isang bagong umaga para sa ating lahat, dahil bago na namang biyaya at pagpapala ang inihain o ibinigay ng ating Diyos sa bawat pagising natin sa bawat umaga. Kaya mga kaibigan, buksan na naman po natin muli ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Isaiah 41 verse 10. Sabi po dito, "Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Purihin po ang Panginoon, purihin ang ating Diyos sa kanyang mensahe, sa kanyang salita na ipinagkaloob sa atin sa oras na ito. At marahil tinatanong ng bawat isa, ano kaya ang mga problema ng aming mga kapwa o kahit man tayo. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan, may kanya-kanya po tayong pasanin, may kanya-kanya po tayong suliranin at mga pagsubok, problema sa ating buhay na atin pong pasan-pasan o kaya ay ating mga dinadaanan. Ano po? Ngunit salamat sa Panginoon sa umagang ito, dahil meron po siyang pangako. Meron po siyang pangako sa kanyang salita. Nasabi nga po dito, "Ako isa sa inyo, huwag kang matakot." Yan. Kapag tayo po yung may mga pagsubok at problema sa buhay, wala po tayong ibang lalapitan kundi ang ating Diyos. At kapag nakita ng Diyos na sa Kanya tayo nagtitiwala, Siya po ay isa sa atin, sasamahan Niya po tayo. Sabi po dito, "Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man." Opo, wala pong dapat pangambahan kapag alam talaga natin na kasama natin ang Panginoon. Kapag talaga yung pananalig at pananampalataya natin sa Diyos ay talagang matibay at pinanghahawakan natin na ang Diyos natin ay kayang iligtas tayo, kayang iligtas at alisin tayo sa sitwasyon na mahirap, ay talagang mangyayari po yan. Bakit? Kasi kikilos lamang kapangyarihan ng Diyos, depende sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya ang pananampalataya natin sa Diyos ang siyang magpapakilos sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi kung wala po tayong pananalig sa Diyos at pananampalataya, ay wala po, mabuhay po yan. Wala pong mangyayari, ano po. So, kailangan po, kapag tayo po ay nasa mahigpit na pagsubok o may mga pinagdadaanan man, lalo po nating higpitan ang ating pananalig sa Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Huwag po tayong huminto o baliwalain, kasi pagod na tayo. Hindi, lalo tayong lumapit sa Panginoon, tumingi ng Kanyang tulong, upang sa ganun, kapag nakita ng Diyos yung uri ng ating pananampalataya, ay doon po siya kikilos ng talaga naman. Yung sabi ko nga, parang mabilis pa sa 911, ano po. Kasi ang 911, bibiyahe pa yon ng medyo malayo kapag malayong lugar ang tumawag, samantalang ating Panginoon. Isang pikit lang natin at sinabi natin, "Lord, help us, help me. Panginoon, hindi ko kaya," agad-agad, andyan na ang Panginoon. Parang sumpit, parang isang kisap mata, andyan na po ang tugon ng ating Diyos. Kaya ang kailangan lang po natin ay maging matibay po ang ating pananalig sa Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, "Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Grabe no, mga kaibigan, tutulungan, ililigtas at palalakasin. Kapag tayo po ay nanghihina, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kapag nanghihina po ang ating spiritual na pamumuhay, andyan po yung ating mga awit, ang ating mga tinig. Pwede po nating
ihandog sa Diyos ang mga awiting makalangit upang sa ganon ma-invite po natin yung presence ng Holy Spirit at unti-unti po nating mararamdaman ang presensya ng Panginoon at unti-unti po nating mararanasan yung kasiglahan na naman ang ating puso, yung kagalakan, kapayapaan ng isipan at doon na po natin mararanasan yung kalakasang espiritual. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng presensya ng Diyos ay unti-unti nating mararanasan ang kalakasang espiritual at unti-unting magagamot ang ating mga kalungkutan. Kapag tayo nanghihina, tayo magiging malakas uli. At ang kailangan lang po talaga natin ay pananampalataya sa Diyos dahil doon po natin mararanasan ang kanyang kalakasan, ang kanyang tulong at talagang ililigtas po tayo ng Panginoon sa anumang sitwasyon ng buhay. Ano po, ang dami pong may mga sakit karamdaman dyan, ang dami pong may mga problema. Problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa kabuhayan, problema sa pera, problema sa kamag-anak, problema sa mga lupa na pinag-aagawan, problema sa mga kapitbahay na hindi nagkakasundo. Di po ba? Ang dami pong problema sa mundong ito. Kung titignan lang talaga natin ay talagang nakakapanghina. Dahil sa labis po ng mga problema at sitwasyon na hindi maganda sa mundong ito. Ngunit may pangako ang Diyos. Tayo'y kanyang, sabi niya dito, tayo'y kanyang palalakasin, tutulungan, iingatan at ililigtas. Ang kailangan lang po talaga natin ay manalig, manampalataya sa Panginoon. Magbasa ng salita ng Diyos para malaman natin yung tugon sa ating sitwasyon. Manalangin upang maipabatid po natin sa Panginoon ang lahat ng pinagdadaanan natin o laman ng ating puso. Ano po? So, kapag tayo po ay anak ng Diyos, kumbaga sa mga tagaayos ng kotse, ano bang tawag sa kanila? Alam nilang i-troubleshoot yung ano, yung sira ng isang sasakyan. Di po ba pag dinadala natin sa talyer yung mga sasakyan o ano bang sakit ng sasakyan mo? Minsan hindi malaman ng driver kung ano ang sakit ng kanyang sasakyan. Basta bigla na lang huminto, inayos. Hindi talaga naayos. Ganyan po. Kapag tayo po ay may mga problema sa buhay na medyo matitindi na, kahit ano pong gawin nating ayos sa sarili natin, hindi po talaga natin yan maaayos. Lumapit po tayo sa Panginoon, ilapit po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga nararanasan na hindi natin kaya. Kasi walang imposible sa Panginoon. Kayang-kayang ayusin ng Diyos lahat yan. Kaya ang nais lang po ng Panginoon ay magpatuloy po tayo sa kanyang salita at makita ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya. At habang tayo po ay nananampalataya sa Diyos ay maramdaman po natin at maranasan natin na wala po tayong pangamba, wala tayong takot, hindi tayo nag-aalala. Dahil alam natin ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Tutulungan niya tayo, iingatan niya tayo at tayo po ay kanyang ililigtas kahit sa anumang balakid ng buhay. Kapag tama po ang ating relasyon sa Panginoon, tama ang ating pananalig sa Diyos, tama ang uri ng pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, hinding-hindi po tayo mapapahamak, mga kaibigan. Tutulungan at tutulungan tayo ng Panginoon sa anumang kaparaanan ng Diyos ay talagang tutugan niya at talagang hindi niya po ahaan tayo. Kaya mga kapatid, ang kailangan lang po talaga nating gawin sa panahong ito ay magpatuloy po tayo sa Panginoon, magpatuloy tayong sumunod sa Panginoon, magpatuloy tayo sa paghahanap sa Diyos sa araw-araw upang malaman natin kung ano yung mga bagong mensahe niya sa buhay natin na angkop sa ating kalagayan sa panahong ito. Huwag na po tayong umiba ng landas. Kung baga sa mga takbuhin natin ngayon, lagpas na tayo sa kalagitnaan, mga kapatid. Ang dami na nating pinagdaan ng problema, pagsubok, sakit, kadaman. Ulit ko, ako may breast cancer. Ang asawa ko na stroke, na may diabetic. Ako meron akong pinagdadaanan sa puso ko na tanging Diyos lang talaga ang nagbibigay sa akin ng lakas sa bawat araw. Ibig sabihin, napagtagumpayan na po namin ang mga bagay nito sa aming buhay. Na kahit andito pa man to sa aming katawan, pero nakikita namin na talagang inililigtas na kami ng Panginoon sa sitwasyon ng kaba, takot, pangamba at pag-aalala. Wala na po kaming ganun.
Kaya kung tayo po ay nakalagpas na sa mga takbuhin natin, na napakadami ng nalagpasan natin ng mga pagsubok, problema at suliranin, lagpas na tayo sa kalagitnaan, malapit na tayo sa finish line, malapit na rin dumating ang muling pagparito ng ating Panginoon. Kailangan pa ba nating huminto o sumuko at tumalikod? Hindi po ba? Hindi na. Tuloy na po tayo mga kaibigan, tuloy na po tayo upang sa ganon ay makarating po tayo sa finish line na doon po naghihintay ang ating Panginoon. Lagi ko po yung sinasabi, di po ba, pag andoon na po tayo sa kaharian ng ating Diyos, wala nang problema doon, wala na lahat-lahat, wala na, kundi kagalakan na lang sa bawat sandali ng ating buhay habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Magpupuri na lang tayo sa Diyos doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. Wala na po tayong ibang gagawin. Tapos na, wala na. Tapos na ang labanan sa mundo kapag tayo po ay nasa piling na ng Panginoon. Kaya sikapin po natin na magwagi. Hindi ang problema, hindi ang mga pagsubok, hindi ang mga kahirapan ng buhay, hindi ang mga sakit karamdaman ang magpahiwalay sa atin, sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid, ganun po ang nais ng Diyos na makita sa ating buhay, maging strong po tayo at hindi po tayo padadaig sa mga pagsubok at problema ng buhay. Ano po, marami na tayo na pagtagumpayan, kaya patuloy na po nating tanggapin sa ating kalooban na tagumpay na tayo, higit pa tayo sa mananagumpay. Praise God, praise the Lord, di po ba? Kaya muli, mga kaibigan, hanggang dito na naman po magtatapos ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito at loobin ng Diyos na sa araw ng bukas ay muli po ako makapagbasa ng kanyang salita dito po sa ating YouTube channel, Oras ng Katotohanan. At magkita po tayo muli dito sa ating tipanan, dito po sa aking munting hardin, sa bubong ng aming kubo. Maraming salamat po sa inyong pagkinig, mga kaibigan. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong mga buhay. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon in Jesus' name. Amen.